Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakatutok at sumusubaybay po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador! At syempre, sa ating papatuloy, binabati muna po natin ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa abroad, na patuloy po na nakasubaybay, tumututok po dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging ating mga bagong mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga halagang pinag-uusapan dito po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, pinasasalamatan din po natin yung ating mga kababayan na lagi po nagdarasal o nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oy, salamat po ha, kay Ellen na Ruth Chili. Channel, supportahan ho natin to, ha. Rochelle Channel. Alam niyo po, kanina po ako nag-vlog eh. Ang problema po kasi nung ako po ay magba-vlog na sana, bigla po ako nakarinig ng tatlong putok. Tatlong putok. Kaya ang ginawa ko ho, siyempre alam niyo naman nag-iisa lang ako dito, hindi ko naman alam kung saan ang gagaling yung putok. Lumabas muna po ako ng bahay. Bahay ba to? Bahay kubo pala. Kala ko bahay. Bahay kubo pala. Pero kahit ganito naman yung bahay kubo ko, ang maganda dyan, tao ang nakatira. Kaysa naman sa magandang bahay mo, demonyo naman ang nakatira. Diba? Ako po yung lumabas muna. Nung mga lumipas po yung tatlong putok na sunod-sunod, mga 10 minutes, may pumutok na naman po na apat na putok. Di mas lalo po akong, alam nyo na, tao lang tayo, nag-alala. Kaya ang ginawa ko, habang nakakarinig ko ako ng putok, ako ay nagme-message sa aking pamilya. Ako ay nagme-message sa aking anak, sa aking mga kaibigan, dahil alam nyo na, diba, ang sitwasyon ng yung lingkod, Epifanio Labrador. Ang una ko talagang, una ko agad na minessage, yung aking asawa, sinabi ko talagang mahal na mahal ko silang lahat. Katagalan ho, dahil po sa pansin ko, parang hindi ko nga nakikita eh, kung saan ang gagaling yung, alam nyo naman dito, gubat eh. Ang ginawa ko ho, pinakawalan ko si Labrador. Meron po akong aso dito na si Labrador. Itim na aso. Labrador ho talaga siya.
pinakawalan ko ho para ho malaman ko kung saan ang gagaling yung mga likuskos. Ha? O yung potok. Sinusundan ko po yung takbo ng aking aso. Eh, nakita ko ho. Doon napakaraming bata. Mga binatilyo, siguro mga 15 o 16. May dala-dalang kala mo mga sniper. Di ako po yung nag-message. Pero, nag-message. English yun ah. Pero ako po yung nag-message. At nakita ko na mga binatilyo. At syempre, bago ko lumapit, kinasa ko muna yung aking kahit anim na lang ang bala nito. At least panigurado. So, nakatalikod yung ano ko. Nagtanong ako. Sabi ko sa Bisaya kasi dito, hindi naman Tagalog eh. Kung unsa man na, diha, ganong nagpabutuman mo, unsa man na yung mga kuan, mga lisensyado na, sabi ko sa kanila sa Tagalog, anong ginagawa nyo dyan? Ba't kayo nagpapaputok? Mga lisensyado ba yung dala nyong armas? Bigla hong natawa sa akin yung mga bata. At sabi ko, ba't natatawa itong mga ito? Wala naman sigurong sayad sa utak itong mga ito. Kaya naman pala sila natawa dahil yung kanila palang baril-barilan na yon Jolin. Jolin yung bala. Ang lakas ng putok, sa totoo lang, ang lakas ng putok. Kala ko nga totoong ano eh. Yung pala, inilalagyan pala nila ng parang inilalagay sila sa loob. Tapos sisindihan daw dun sa loob. Mayroon daw pumipitik dun sa loob para pumutok. Nung sinubukan kong hawakan, abay, ang ganda. Ang lakas nga kasi sinubukan kong iputok talaga. Sabi ko, paano nyo ba inaano? Kinakasa din. Isang ano lang, pag meron kang pipindutin doon, tapos parang may sumisirit yata doon sa ilalim. At doon yun na. Nung pinutok ko, nilagyan muna ng Jolin doon sa may butas, dito sa may tubo, malakas din. Sabi ko nga, kahit tao doon mamamatay. Nagkaroon tuloy ako ng idea. Ha? Oh, kaya kanina pa sana ako nag-vlog, nakabulabog ho yung mga batang yun. Pero okay lang, kasi nakabulabog man sila, may natutunan naman ako. Meron palang ganun, Jolin. Ha? Hindi ko alam yun, ha? Ha? So, nag-iwahiwalay kami at medyo kampante na ako dahil ang binabaril pala nila, naghahanap sila ng baboy damo at saka ng bayawak. Kasi dito sa amin, dahil gubat nga, marami ditong baboy damo. Meron din ditong mga wild animal. Meron pa rin naman yung mga manok na ano, mga bundok na manok. Yan, mga ganun. Mga pusa. Yan. Pwede daw, subukan mo kay Kibuloy. Nako, tatalab at tatalab yun kay Kibuloy. Mapagpanggap lang yun eh. Ha? Pinablan nga nang pa ako si Jesus Christ, siya pa. Diba? Okay, mga minamahal ko, mga kababayan. Dumako na ho tayo sa ating pag-uusapan. Ito po'y tungkol ho sa mga ipinahayag ho nitong dalawang Tsolokoy. Kaya ko sinabing Tsolokoy, Tsolokoy naman talaga itong dalawang ito. Si Bato de la Rosa. At itong si Robin Padilla. Okay, so bibigyan ho natin ng reaction to. So ito ho, mga minamahal ko, mga kababayan. Unahin ho natin si Bato. Narinig nyo, mga minamahal ko, mga kababayan. Dumalo ho si Bato de la Rosa sa prayer rally. Na kung saan, mga devil rally naman talaga yon. Magkaibigan,
Ha? Sabi ni Bato, dahil gusto, kaya sila pumunta doon, dahil gusto ni pakita ni Bato de la Rosa na senator ng bansang ito, na magkaibigan sila ni Kibuloy, hindi lamang sa kasiyahan. Alam nyo nang nanalo ho, itong si Bato de la Rosa pagka senator, tuwang-tuwa ho itong mga to, si Kibuloy at saka siya. Bakit? Kasi, alam ni Kibuloy na mapapakinabangan ni Kibuloy ang kapangyarihan na mayroon si Bato de la Rosa. Tama po ba? Yun yung sinasabi niyang sa kasiyahan. Talagang nagdiwang ho sila ng husto nung nanalo si Bato. Ngayon, sabi niya, gusto niyang ipakita kay Kibuloy na hindi lamang sila magkaibigan sa kasiyahan, maging, ha? Maging sa hindi magandang panahon o sitwasyon. Kaya naman pala, nagiging bulag, nagiging bingi, nagiging inutil, nagiging konsentidor itong si Bato. Ha? Dito kay Kibuloy. Dahil magkaibigan. Ha? Siguro naman po, intindi nyo naman yung Tagalog. Luzon, Visayas, Mindanao. Alam yung words na magkaibigan. Sa Bisaya pa, mag-amigo. Ha? Sa Waray, mag-sangkay. Sa English, oh, yan ho ay happy birthday to you. Friend. Ah, happy birthday to you tuloy. Ha? Kaya naman pala. Ayaw nilang ipakontent. Ayaw nilang matuloy. Ayaw nilang maaresto si Kibuloy sa pamamagitan ng contempt na ibinaba ni Senador Risa Ontiveros. Kasi nga magkaibigan. Grabe. Malaki pala ang nagagawa ng magkaibigan. Kahit demonyo yung kaibigan mo, kahit manyakis yung kaibigan mo, kakampihan mo. Kahit pa siya ang pinakademonyo sa buong mundo. Mga kaibigan, dahil po sa kanilang pagiging magkaibigan, hindi ho naririnig ni Bato de la Rosa yung tunay na sinasabi o mga testimonya na sinasabi o hinahayag ng mga biktima ni Kibuloy. Kasi nga, magkaibigan. Ipagpalagay na natin na magkaibigan sila. Pero bilang isang senator, na may sinumpaan na magtatanggol hindi lamang sa bansang ito, natural sa mga taong naaapi, sa mga taong maralita na tinatapakan ang kanilang mga karapatan. Yun naman pala eh. Kaya naman pala, paniwalang paniwala si Kibuloy na anak ng Diyos daw itong si Bato. Kaya naman pala, paniwalang paniwala itong si Bato na anak ng Diyos si Kibuloy. Kasi magkaibigan. Ha? Mga kababayan, alam nyo kung bakit naging magkaibigan itong si Bato at si Kibuloy? Ha? At naging matalik na magkaibigan tulad din ng pagiging matalik na magkaibigan ni Digongyo at ni Kibuloy. Dahil unang-una, nakatulong ho ito sa kandidatura ni Bato de la Rosa na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para maging isang senator, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para mga makakurakot ng pera, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para maging isang bilyonaryo. Ha? Mga kababayan, wala daw ng ano, dahil daw sa gusto daw ipakita ni Bato de la Rosa na hindi lamang sila magkaibigan
Alam nyo kung bakit nandoon si Bato? Si Bato? Dahil ayaw nilang masira sa mga membro. Ha? Ni Kibuloy. Kaya nandoon si Bato para manatili pa rin na supporter niya yung mga membro ni Kibuloy na hindi nakaranas ng pang-aapi sa kanya. Yes, aaminin ko. Hindi naman po lahat eh nakaranas ng pang-aapi, pambababoy, pamamolestya kay Kibuloy yung mga membro niya. Yung humarap po doon sa Senado at nagsabi, yung po yung mga nakaranas. Hindi naman po natin sinasabi na halos lahat ng membro niya ni-rape niya. Alam niyo kung bakit to hindi nakikinig at hindi nakikita ni Bato de la Rosa yung sigaw, sumbong mga na biktima ni Kibuloy? Kasi unang-una, hindi naman niya napakinabangan yun. Pangalawa, hindi niya kaibigan. Pangatlo, wala silang makukuha dun. Samantalang dito kay Kibuloy, kapag nakita ni Kibuloy na kinampihan ni Bato de la Rosa, siya pwedeng i-endorse uli ni Kibuloy sa kanyang mga membro na i-boto uli si Bato de la Rosa sa pagkasin na to. Mga kababayan. Dahil alam ni Bato de la Rosa na wala naman siya makukuha doon sa mga biktima ni Kibuloy, dito siya kay Kibuloy kasi dito may makukuha siya. Maraming buboto sa kanya para manatili siyang bilyonaryo. Ang sakit, Kuya Eddie. Ha? Napakasakit. Kasi dahil lamang sa kanilang pagiging magkaibigan, dahil may personal silang koneksyon, nagagamit ngayon yung kanilang kapangyarihan o kanyang kapangyarihan para lang protektahan yung isang demonyong tao, yung isang taong rapist na umapi sa ating mga kababayan na walang kalaban-laban, walang pera, walang kahit anong pwedeng ipagmalaki. Bulag si Bato de la Rosa sa mga maralitang katulad natin. Wala siyang malasakit sa mga maralitang katulad natin. Bingi, bulag sila at walang pakiramdam sa mga maralitang katulad natin na nakararanas ng pang-aapi sa mga taong katulad ni Kibuloy. Walang pakialam si Bato de la Rosa kasi hindi naman yung anak niya yung ni-rape eh. Walang pakialam si Bato de la Rosa kasi hindi naman siya yung binubugbog, hindi naman siya yung tinatakot, hindi naman siya yung nakaranas ng mga kaapihan. Basta importante sa kanya, magkaibigan sila ni Kibuloy na napapakinabangan niya. Ang importante sa kanya yung kanyang posisyon. Ang importante sa kanya yung kanyang natatanggap na suporta mula sa mga supporter ni Kibuloy. Kaya lahat ng pagkakampi gagawin niya. Dahil alam niya mapapakinabangan niya yung mga membro ni Kibuloy. Na natakpan na yung mga kaisipan. May kausap nga akong Iglesia ni Cristo kahapon. Ayaw ko naman sabihin ko sino, pero isa lang yung sinabi niya sa akin. Sa unang bigkas pa lang daw ni Kibuloy, sa pagpapakilala niya sa sarili niya, may sablay na. Yun lang yung sinabi sa akin. Nag-gets ko naman agad. Tapos kagabi may nakausap din ako, taga Davao. Sinabi ho sa akin kung anong pamilya meron itong si Kibuloy. Puro Mongoloy pala pamilya nito. May lahi daw talaga silang baliw. Ha? Kaya dahil sa kaswapangan sa pera, nabaliw. Hindi nabaliw sa gamot. Hindi nabaliw sa fentanyl na parehong ginagamit nila ni Digongyo. Nabaliw dahil sa kaswapangan sa pera. Mga minamahal kong mga kababayan. So nakita nyo na kung bakit kamping-kampi
si Bato de la Rosa sa isang manyakis na tao. Ha? Dahil magkaibigan sila. Ha? Hindi nagagamit yung kanyang pagiging senator. Dahil may personal siyang koneksyon kay Kibuloy. Kaya napakahirap. Dito sa ating bansa, tingnan nyo, kapag ang kamag-anak ng isang kapitan nakasuntok pagdating sa barangay Kwich, kapag ang kaibigan, kumpare, matalik na kaibigan ng isang kapitan nakasuntok o nakasaksak man pagdating sa barangay, areglo. Ganun eh. Ganito ang sitwasyon ng ating bansa. Ganun na ganun din ang nangyayari ngayon kay Bato de la Rosa at kay Kibuloy. Dahil si Bato yung nasa posisyon at kaibigan niya si Kibuloy, mas matimbang sa kanya si Kibuloy. Hindi lang dahil sa magkaibigan sila. Alam naman natin na politiko si Bato de la Rosa. Ang habol ng mga politiko, alam nyo kung ano? Tao. Tao na mapapasunod nila at mapapaboto nila. Mga kababayan, nagpapalapad, nagpapasikat sila ngayon kay Kibuloy. Ito din yung pagkakataon kaya naglilitawan itong mga ito na sumusuporta kay Kibuloy dahil alam nila malapit na ang eleksyon at makakatulong itong mga membro ni Kibuloy kahit papaano. Mga kababayan, ngayon dumakuho tayo dito kay Robin Tanga. Pakinggan ho natin kung anong sasabihin dito ni Robin Padilla. Yung samahan daw nila na yan, ha? Samahan. Ito'y samahan ho ng mga demonyo, ha? Kaklaruhin ko lang ho. Samahan ho ito ng mga demonyo, ha? Hindi ho to samahan ng mga tao, ha? Kaklaruhin ko lang. Si Robin Tanga ho ang nagsasalita dito. Ha? Sabi niya, itong samahan daw na ito walang iwanan. Alam nyo, ganun ang ano eh, ganun ang motto ng ano eh, ng mga kasanib ng sindikato. Ha? Ganun na ganun ang ano ng mga nasa sindikato. Kasi pag umalis ka, patay ka. Kaya ang motto, walang iwanan. Si Robin, dahil nakatungtong na siya sa sindikatong yan, na pinamumunuan ni Duterte, hindi na siya makakaalis diyan. Kasi unang-una napakinabangan niya na si Kibuloy eh at saka si ano Duterte. Kaya sisingilin talaga siya ni Rodrigo Roa Duterte kapag ka umalis siya. Kaya niya nasabi 'yon. Liliwanagin ko lang ha, diretso natin. Narinig ninyo, ang kaibigan, kaibigan yun. Ha? Dahil sabi ni Digongyo kay Robin, ha? Dahil sabi ni Digongyo kay Robin, tanga, na ang kaibigan ay kaibigan yun, mananatiling kaibigan. At maliban doon, dahil kaibigan, siyempre, pag magkaibigan, pag nakita mo nakikipagsuntukan yung kaibigan mo, makikipagsuntukan ka rin. Pag nakikita mong nagnanakaw yung kaibigan mo, magnanakaw ka din. Ganun yung samahan nila. Ganun po yung samahan nila. Kapag nakita mong yung kaibigan mo ay nangre-rape, binibulag ka kasi kaibigan nga eh. Kahit ano daw mangyari dahil kaibigan, eh, paglaban mo.
Dahil kaibigan kay. Ganun yung samahan nila. Kahit rapist pa yung kasamahan nila, mga mandarambong, dahil magkaibigan, kaibigan. Kaibigan yun. Ang nagsasalita ho dito, si Robin Padilla ho, na number one traitor sa bansang ito. Ha? Na isa ding manyakis. Ha? Dahil hindi makontento sa isang babae, lumipat sa pagka-Islam para maraming matikman. Ha? O, di ba? Totoo naman eh. Yan ang katotohanan sa buhay ng pagkataong ito. Kaya nga dun sa Dait City, tulad ng sinasabi ko, hindi nga pinapasok to sa Kapitolyo eh. Alam nyo kung bakit? Kilalang kilala yung taong ito sa pagiging manyakis. Kilalang kilala yung taong ito sa pagiging siraulo, iskombikto. Ha? Traitor to, sipsip to. Kaya nga hiniwalay ng selda to doon sa Bilibid eh. Dahil papatayin sana tong hayop na to eh. Dahil sa kanyang pagiging chuchu. Ha? Ginamit niya yung pluwensya niya. Dahil ninong niya si Ramos. Nagchuchu na nagchuchu doon. Kung sino-sinok. Para lamang magpalapad ng papel. Eh susubukan sana to kung talagang siya ba si baby ama. Abay eh. Hindi lumabas ng selda. Sa halip, nagpakampi sa mga Muslim. Kaya nga naging Islam to eh. Dahil sa takot niya eh. Diba, sa pelikula niya. Siya si baby ama. Eh doon, hindi na siya naging baby ama. Tago kama. Ha? Hindi na siya si baby ama doon. Tago kama. Nagtatago doon sa ano niya, karima niya. Dahil maraming susubok sa kanya eh. Kung talaga bang action star ka. Oh. Ang ginagawa nito para ano, dahil artista nga, may connection. Pero wala sa totoong buhay, piso to. Ha? Oh, di ba? Alam nyo, kakampi. Ha? Kakampi niya. Hindi lang daw kaibigan, kakampi pa. Yun ang turo sa kanya, ni Digong. Kaya sinusunod niya. Ha? Sinusunod niya yung utos ng ama. Ha? Na kung saan, tingnan niyo yung tsura ni Digong yun doon sa harapan, no? Paawa effect. Ha? Pero isang pirma na lang yun, mamamatay na yun eh. Hinihintay na lang yung ano eh, yung special na kandila. Mga kababayan, tanggal tuloy. Ha? O kagabi daw, gusto nilang lumusob sa Malacanang. Eh di sana ginawa nilang lumusob sa Malacanang. Ha? Lulusob daw sila sa Malacanang. Ay nako. Talaga, gustong-gusto na ho nila kunin yung kapangyarihan ng ating Pangulo. Alang-alang lang ho kay Kibuloy. Ha? Alang-alang lang ho kay Kibuloy na nang api ng ating mga kababayan. Grabe. Ayun, lumabas din ang katotohanan. Kaya naman pala bingi, inutil, walang pakiramdam, walang pakialam, itong si Robin Padilla sa naranasan ng ating mga kababayan, eh dahil sa hindi niya malilimutan. Yung pagsuporta sa kanya ni Kibuloy, na kung saan, nanalo siya. Pero alam ko, hindi naman ang mga membro ni Kibuloy. Ilan lang naman ang membro ni Kibuloy. Ikukumpara mo sa mga Katoliko. Iilan lang naman ang membro ni Kibuloy. Ikukumpara mo sa mga born again, sa mga Pentecostal. Lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo. Ha? Alam niyo kung anong mabigat na dahilan?
kung bakit talaga pinagtatanggol ng mga siraulong ito si Kibuloy. Ha? Alam nyo kung bakit? Si Kibuloy mismo na isang pastor na nagpapanggap na Kristo ay kasanib mismo. Ha? At supporter mismo ng New People's Army. At maliban doon, si Kibuloy din ay membro ng International Drug Syndicate na kung saan pinagkakatiwalaan ni Duterte sa lahat ng mga pera na meron siya o ari-arian na meron siya. Lahat ho na meron si Digongyo, pinapasa ho niya kay Kibuloy. Dahil walang tax ang reliyon, hindi pwedeng singilin ng gobyerno kung anong meron siya pagmamayari, doon ho hinahat, binibigay ni Digongyo. Kaya napakahalaga ho ni Kibuloy kay Digongyo. Ha? Napakahalaga ho ni Kibuloy kay Digongyo. At isa dyan, kung bakit ayaw nilang ibigay si Kibuloy, dahil pag bumigay si Kibuloy, tsak, malalantad ang lahat ng mga kahayupan nila at malalaman natin kung sino-sino pa ang mga membro ng International Drug Syndicate. At ano talaga ang katayuan at sino-sino ang mga kabilang sa grupo ni Digongyo na kung saan may planong pabaksakin ang ating gobyerno sa sikretong pamamaraan at unti-unting pamamaraan. Yung kanilang pinapakita, unti-unting pamamaraan yun sa SMNI, pagpapanggap lang lahat yun. Kunyari, may kaaway nila ang NPA. Kunyari lang ho yun, kabaliktaran ang lahat ng yun, katulad doon ang sinasabi ng ating ginagalang at minamahal na Ka-Percy Lapid. Mga minamahal kong mga kababayan, mag-isip po kayo. Walang kwenta to. Ha? Walang kwenta tong mga taong to. Mahalaga sa kanila yung mga membro ni Kibuloy. Wala silang pagpapahalaga sa mga ibang mga butante na nanonood sa kanila, na tumitingin sa kanila. Wala silang pakialam sa mga Katoliko na ang tingin sa kanila ngayon, mga aso. Ha? Mga makasarili. Wala silang pakialam sa mga iglesia ni Kristo na nanonood sa kanila ngayon. Na ang tingin sa kanila ay mga aso na humihimod sa puwit ni Digongyo at sumusunod sa lahat ng kanyang mga kagustuhan. Kaya ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan, sagutin nyo, tanong ko, doon sa mga nakatutok ngayon, papayag pa ba kayo na magkaroon tayo ng mga leader na nakukontrol lamang ng isang tao, pinapasunod lamang ng isang tao? Papayag ba kayo na magkaroon tayo ng mga pinuno ng ating bansa na dahil sa kanilang mga personal na utang na loob sa isang tao, baliwala na sa kanila yung nararamdaman ng ating mga kababayan, mga maralita na hindi nila napapakinabangan? Mas mahalaga sa kanila si Kibuloy kasi napakinabang. Ito, narinig nyo na nga ho eh. Kaya naman pala ganun eh. Kaya naman pala todo kampi si, ano, si Robin Padilla kasi nakita niya. Ang daming membro ni Kibuloy na pwedeng kumampi sa kanya, na bumoto sa kanya para maging politiko siya. Ngayon, sasamahan ba natin yung mga membro ni Kibuloy sa mga kagustuhan nila na magpaupo ng mga traidor na tao katulad ni Robin Padilla at Bato na walang malasakit sa ating mga kababayan, sa ating mga maralita? Papayag ba kayo, mga kababayan ko, mga iglesia ni Kristo, mga Katoliko, mga born again, mga Pentecostal, mga Baptist, etc., etc., na kontrolin tayo ng mga membro ni Kibuloy? Ang tingin nila, dahil marami sila, sila ang makakapagpaupo kung sinong gusto nila. Ha? Kaya po ang gawin natin ganito, kung sino yung mga sinusuportahan ng mga membro ni Kibuloy, yun ang huwag nating iboto. Yun ang huwag nating suportahan. Dahil lahat ng sinusuportahan ng mga membro ni Kibuloy ay mga demonyo. Katulad niya na mapagpanggap.
Kaya mga kababayan ko, gising na. Bago pa humahuli ang lahat. Si Digong yun, mamamatay na lang. Sa huling buhay niya, gumagawa pa rin ng kasamaan. Punong-puno pa rin ng kasakiman. Ha? Talaga naman. Alam nyo, malapit na hong patulan to ng ating Pangulo, sa totoo lang. Pag pinatulan ho itong mga ito ng ating Pangulo, lalong-lalo na to si Robin Padilla, si Bato, may kalalagyan ho itong mga to, maniwala kayo. Sa matagal mat, sa madali, may kalalagyan ho itong mga to. Maniwala kayo sa akin. Gusto nilang lusubin ang Malacanang. Pag nilusob nila ang Malacanang, may kalalagyan silang lahat. Maniwala kayo sa akin. At doon na matutuldukan ang lahat ng kanilang mga kadimonyuhan. Pupunta silang lahat doon. Ano tingin nila sa Malacanang? Barangay Tanod lang ang nagbabantay? Baka mamaya pag pinasabugan sila dyan, sabihin nila anong English ng tutong. Ha? Sige, magpadala kayo. Magbuhis kayo ng buhay para lamang sa isang magnyakis na tao. Sige, kayo mga membro ni Kibuloy, magbuhis kayo ng buhay para lamang sa isang taong mapagpanggap na si Kristo. Magbuhis kayo ng buhay sa isang taong mapagpanggap na nagsasabing sa kanya ang buong mundo. Magbuhis kayo ng buhay sa isang taong nagsasabi na hindi, pag hindi dumaan sa kanya, hindi maliligtas. Ha? Mga kababayan ko, kailan pa kayo magigising? Kapag huli na ang lahat. Ay nako. Eh mga kababayan, nananawagan ho ako lalong-lalo na sa ating Pangulo. Huwag mong hayaan na tapak-tapakan na lang ang pagkatao mo, mahal na Pangulo. Huwag mong hayaan na basta-bastahin ka na lang ng mga kalaban mo. Kasi isa lang masasabi ko sa'yo, mahal na Pangulo. Pag naglampal-lampahan ka at patuloy lang na hinahayaan mo sila, sinasaktan mo ang mga Pilipinong nananalig sa'yo at naniniwala sa'yo. Lumaban ka para sa amin. Kung ayaw mong lumaban para sa'yo, lumaban ka para sa amin na nagmamalasakit sa'yo, mahal na Pangulo. Kasi sa tuwing nakikita namin na ginagawa nila yung mga kasamaan para sa'yo, hindi, kung hindi ka nasasaktan kami, nasasaktan kami. Kaya ang isipin mo na lamang yung mga Pilipinong nasasaktan para sa'yo. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo na lang kami. Kami na kaisa mo na naniniwala sa'yo. Lumaban ka. Gamitin mo kapangyarihan mo. Hindi mo naman sila gagamitan ng kapangyarihan para apiin eh. Gagamitan mo sila ng kapangyarihan para turuan ng leksyon. Para matauhan sila sa kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang mga kahayupan, sa kanilang mga kadimonyuhan. Kasi pag nakikita ka namin lagi kang ganyan, nasusugatan yung puso namin. Nahihirapan kami. E sabi ko nga, kung tatay lang ng ating Pangulo ngayon, ang ginaganon nila, itong si Duterte, si Bato, si Robin Padilla, yung katraiduran nila na yan, firing squad kayong lahat. Maswerte na lang talaga kayo. At hindi si Marcos Sr. ang ginaganyan ninyo. Dahil kung nataon na si Marcos Sr. ang ginanon ninyo, matagal na ang 20 oras kung hindi kayo mapapiring squad. Ha? Sadyang pinanganak lang ang Pangulo na mayroong mataas na pangunawa. Sadyang pinanganak lang ang Pangulo na mayroong malasakit sa ating bansa at may malasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Dahil kung nagkataon lang na sarili pang sarili lang ng ating Pangulo ang iniisip niya, baka buong bansa nagbabana ng martial law dahil sa kahayupan, katarantaduhan, kadimonyuhan na pinapakita ni Digong niya. Sige,
Hinahamon ko kayo, kayong mga membro ni Kibuloy, lusubing nyo yung Malacanang. Baka dyan na kayo matauhan. Ha? Bakit anong tingin ninyo sa Malacanang? Papayag na lang doon yung mga gwardiya na pasukin ninyo? Pag pumasok kayo dyan at wala kayong, hindi kayo authorized, pwede na kayo pagbabarilin dyan dahil trespassing na kayo. Masasagot ba ni Kibuloy ang buhay nyo? Sigurado ba kayo na pag namatay kayo para kay Kibuloy, mapupunta kayo sa langit? Baka mamaya magulat kayo. Pag namatay kayo, ang nauna ninyong makiki, ang sasabihin sa inyo ng mga demonyo, nasaan na yung leader nyo? Ha? Kaya kayo mga membro ni Kibuloy, mag-isip-isip kayo. Gamitin ang utak, huwag ang utin. Ha? O, ang ginagawa nila, rally. Pero ang nakakatawa lang dito, dahil ito yung isang grupo. Yun pa rin yung grupong dadalhin nila doon sa ibang lugar para lamang sabihin na marami sila. Pero ang totoo, pareha rin nangyari doon sa Cebu. Wala naman mga taga Cebu halos na umatin eh. Ang umatin lang doon, yung mga doon sa likod sa backstage na ano, yung mga nabigyan nila doon ng 10,000 at saka 5,000, yun lang umatin. Ha? Pero yung mga taga Cebu, wala, isnab si Digongyo. Yan dapat ang gawin din ng ibang mga kababayan natin sa ibang panig ng ating bansa. Oh. Kaya may, kung magbabalak sila, pumunta pa sa ibang ano, nako, huwag nyo nang anuhin yan. Huwag nyo nang pansinin yan. Ha? Iisa lang ang lahi ng mga yan, maliban naman luloko. Mga mandarambong, mga traidor, makasarili. Ha? Lalong-lalo ito si Bongo, itong si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, mga makasarili yan. Wala silang pakialam doon sa mga mahihira. Pero kung ako ang naging senator, kahit best friend pa kita, kahit matalik pa kitang kaibigan at napakinabangan ko yung mga membro mo, dahil ako ay senator, dahil ako ay may paninindigan, at ako ay mayroong sinumpaan sa aking bansa, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko sa personal. Sa halip, ipapakita ko sa mga tao na bilang isang senator, ako'y maninindigan at ako'y tutupad sa aking tungkulin na walang sinisino. Nagkasala yung kaibigan ko, kunin nyo. Huwag nyo lang papatayin. Kaibigan ko yan eh. Yan ang tunay na malasakit. Huwag nyo lang papatayin kasi may husgado tayo. Yan, hiharap ko pa sa inyo. Gusto ninyo sa Senado? May karapatan naman na Senado eh. Magpatawag eh. Ito. Yan. Tanungin nyo ng tanungin dyan sa Senado. Huwag nyo lang papatayin. Pero ito si Robin Padilla, iba eh. Kung anong utos sa kanya ni Digong, yung susunod. Kasi malaki ang utang na loob. Grabe. Dahil sa utang na loob ng isang politiko, hindi niya na nagagampanan yung pagiging ano niya, senator niya. Nakakalungkot. Na may mga utak maligno tayo. Ha? Na mga katulad ni Robin Padilla. Dahil personal nila, personal silang nakinabang, wala silang pakialam doon sa mga kababayan natin na personal ding nakaranas ng kaapihan doon sa taong personal na nakatulong sa kanila. Hindi naman nakatulong yung mga yung mga nabiktima ni Kibuloy, kaya wala silang pakialam doon. Sa mata ng Diyos, sa mata ng mga tao, pangit yun. Lumalabas na bias. Kaya nga dito sa ating bansa, tulad ng sinabi ko, hindi makakamtan ng mga maliliit at mga mararalitang mga Pilipino ang hustisya. Dahil ang hustisya dito ay nakukontrol ng mga taong may kapangyarihan sa ating bansa. Kaya tulad nga ho ng sinasabi ko, para kanino ba ang batas na lilikha? Ah,
Kaya mga minamahal kong mga kababayan, nakakalungkot. Dahil yung batas na nilikha ay hindi para-para sa lahat. Yung pala ay para lamang sa mga mayayaman. Kaya po mga minamahal ko, mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.